Kayo ngayon ay gobernador ng North Cotabato. Ano po ang impluwensyang katutubo sa inyong pamumuno? Now, my mom is a traditional leader also, no? Ibig sabihin ng traditional leader sa clan nila, sila yung talaga yung pinupuntahan. Lahat ng may problema, kung anong problema mo, siya yung pinupuntahan sa grupo. So, sa clan. So, doon ko nakikita yung paano siya mag-resolve ng conflict, no? Paano niya ito, ano? At very consultative yung sinasabi natin na sa ating na consultative and participatory governance. I think yan yung pinaka innate na governance ng IP. Hindi sila one man rule na dahil may dato kayo, dahil ito yung ng IP, kailangan even the decision should be communal, no? Kailangan ang community ang magde-decide. So, yun yung mga nakikita ko na paglaki ko na very consultative na pag-resolve ng conflict, kung paano dadalhin yung kanilang clan. So, I think up to now, no, yun yung naging influence sa akin. So, yung mga participatory governance na sinasabi natin sa ngayon and yan sinasabi na ganyan. I think even before that, no, na nagawa ng gobyerno yan, yan yung ginagawa na very basic to the IP's governance. Siguro yung kinalalakihan ko na yan na very consultative, no, communal, yun yung yun ang malaking influence sa aking kind of governance also this day. Sa tingin po ninyo, Governor, ano ang mga dapat matutunan ng iba pang Pilipino mula sa ating mga kapatid na katutubo? Well, isa dito is yung the respect of the elders, no? Kasi talagang sa atin po, meron tayong Council of Elders, meron talaga yon sa part of the indigenous political structure. Kasi ang ating pong mga IPs ay meron na po silang political structure even before the government, no? So, kasama na po dyan ang Council of Elders. Now, maganda po yan na values, no? Pero syempre, yung ating Council of Elders also, they have also to evolve. Kasi nga, dati, parang kung ano yung sasabihin ng Council of Elders, no, ay parang yun ang masusunod. Hindi pinapakinggan yung mga bata. But now, ang maganda ngayon sa ating mga Council of Elders, kasi hindi sila pwede mag-decide not until they have to consult the community. So, yung sinasabi po nating participatory governance, yun po sana ay talagang ma-adapt natin, no? Although nasa ating nasa ating policy sa DILG, no, something like that. Pero I think hindi ho lahat sinasabuhay yung sinasabi nating participatory governance, being consultative. Yan yung mga even going through the yung mag-resolve po ng conflict. Ang IPs po talaga ay they're peace-loving, no? They don't understand yung mga supposed to be mga kaso-kaso kasi nga ang sa kanila, if you can resolve the conflict peacefully, doon sila, no? Pero of course, now na meron din naman tayong law, then they have to also understand. Yung lahi namin ay dato yung aming lolo at may bagani din akong lolo. So, kaya alam namin din yung paano yan nagre-resolve sila ng conflict. But generally, they're more on really peace, yung peaceful na agreement. More on forgiveness. No? Ang dami po tayong mga values na sana ay maipasa natin sa atin as a general. But of course, as we evolve, there are also certain values na kailangan din na ma-integrate, na maintindihan nila na meron na rin tayong laws nito, no? Na kailangan nyo rin integrate sa inyong kultura. But still, I would go for the consultative governance, no? Communal yung sa kanila, yung respect of the elders, na hindi pwede na hindi mo rin pakinggan yung elders ninyo. Respect to the environment, because ang tingin nila, ang environment po natin ay hindi po ito iba sa atin. We are part of the environment kasi ang tingin nila, ang mga ancestors natin, yung spirits of our ancestors are in the trees, no? Nasa bundok, nasa tubig. So dapat you should not abuse your environment. So that's the values na sana ay maintindihan natin lahat din.